So, welcome back mga boss sa ating motovlog videos ulit mga boss. So, ngayong araw magbabagbag tayo ng ating radiator kasi magpapalit tayo ng coolant. So, usapang change coolant tayo mga boss. So, paano nga ba magpalit ng ating coolant dito sa ating Honda Click 125 or Honda Click 150 mga boss? Parehas lang yun. May coolant din sila. So, yung mga tools na gagamitin natin mga boss is screwdriver, yan. Tapos, T-wrench or L-wrench na 8mm ang size. Yan, 8mm. And then, lower type na T40 para sa drain bolt ng ating radiator. There's lang natin mga boss, bago tayo magpalit, dapat i-check muna natin kung yung level ng reserve natin is meron pa laman. Pwede natin dagdagan yan or pwede natin i-drain para palitan na natin kung naka-upper level siya. So, para tanggalin itong reserve, ng takip ng reserve natin, kailangan natin tanggalin dito sa screw na to. Tatanggalin lang natin to mga boss. So, ayun mga boss, ay natanggal na natin. Ito yung reserve natin. So, check natin kung may laman pa siya. So, meron pa siya laman. Dapat na-maintain natin dito sa upper level yung laman niya mga boss. Ito naman ang tatanggalin natin mga boss. 8mm yan, tatlo. Isa dito, tapos isa din dito. So, ayan mga boss, ito na yung radiator natin. So, yan. Pwede nyo siya linisin kung marumi siya. Then, dito yung takip niya. Tapos, ito yung drain niya mga boss. Ang gagamitin natin dito is yung T40 na ating flower wrench. So, bago muna pala tayo magpalit ng coolant, pwede nyo siyang i-check kung wala na naman yung reserve or sobrang init na nito. Or pwede rin nating isindi yung ating panel. So, para malaman natin kapag palitin na yung coolant natin is may indicator sa panel natin. So, dito mga boss, may magkikita kayong ayan yung parang temperature. Kung umiilaw na yung mga boss, palitin na yung coolant natin. Pwede na natin siyang palitan. So, kung hindi pa naman umiilaw, goods pa naman. Pero sa akin, papalitan ko na kasi may git 1 year na yata ito. So, yun. Palitan na natin mga boss. So, sa kulat naman mga boss, ito yung gagamitin natin. Preston, ready to use. So, dalawang variant to mga boss. Meron siyang concentrated at ready to use. Yung concentrated mga boss is magtitimpla ka pa doon. Hahaluan mo pa siya ng tubig. Ang pangahalo na tubig doon is purified. Kasi kung normal lang na tubig is mga kalawang yung radiator. Pero kung ayaw nyo naman mag-premix mga boss, eto na ready to use. Meron din si Honda mga boss, pero mas gusto ko tong si Preston. Reminders lang din mga boss, kailangan malamig yung makina natin kung magpapalit tayo ng coolant. Kasi kung mainit siya mga boss, pwede siyang gumulwak dito sa taas, matapon, magtalsikan yan. So yan mga boss, babalik din natin yung ating drain. So yan, plastic lang to, dahan-dahan lang sa pag-ikot ng thread mga boss.
Yan boss, pag mahigpit na, so lalagyan na natin yung ulat natin dito sa taas, mga boss, lalagyan na natin yung ulat. So ayan mga boss, ayan, punong-puno. Dilagyan na rin natin yung reserve natin dapat dito lang sa upper level. So ayan mga boss, meron na yung ating ano. Tapos sisindi lang natin within 10 to 15 minutes mga boss para umangat yung mga bubbles. Dapat nakabukas doon dalawang to. So, sindi lang natin ng akin na natin ng 15 minutes. Tapos, hintay na natin. So, 8:05 mga boss. So, papatayin natin to mga 8:20 mga boss. Papatayin natin para lang umangat yung mga bubbles nung radiator natin. So ayan mga boss, na lumabas na yung 10 minutes, pwede na natin siyang patayin. So ayan mga boss, ayan, gulo-gulo siya kasi tumaas yung mga bubbles niya. Ayan mga boss, pwede na natin ibalik yung takip ng radiator at takip ng reserve natin. So yun lang mga boss. So thank you sa panonood ng ating vlog. So yun mga boss, subscribe na lang mga boss para updated kayo sa ating mga maintenance ng ating Honda Click. So thank you and peace.